Pag-isuko ang bataan. Pag-isuko ang bataan. Pag-isuko ang bataan. Isang paalala na anuman ang mangyari, huwag dapat mag-give up o isuko ang mahalagang bagay. Pero alam nyo bang makasaysayan ang pinagmula nito? Hango ito sa Fall of Bataan noong April 9, 1942, ang petsang tinatawag ding Araw ng Kagitingan. Bakit binansagang Araw ng Kagitingan ang Fall of Bataan? Noong sumiklab ang World War II sa Pasipiko noong December 8, 1941, nagkaroon ng sunod-sunod na pag-atake ang mga Hapon sa mga teritoryong sakop ng Amerika tulad ng Pilipinas. At bilang tugon dito, ipinatupad ang War Plan Orange 3. Sa planong ito, Bataan ang magiging sentro ng pagdepensa sa bansa. Yung Maynila, no, bago mo yan madaanan ng mga bangko mo, ay dadaan mo na yan sa Cavite at Bataan sa pagitan niyan. Sa pagitan ng Cavite at Bataan, nandyan yung tinatawag na Island of Corregidor. Basically, ang gagawin mo, ipuprostrate mo yung mga Hapones na hindi nila maganap yung kanilang pananakop ng todo-todo. Dahil hindi nga nila mailagay yung kanilang supplies sa Maynila. Magiting na ipinagtanggol ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang Bataan. Isa sa pinakamahabang labanan sa Asia-Pasipiko. Kaya naging simbolo ito ng pag-asa ng panalo hanggang hindi bumabagsak ang Bataan. When you consider na yung mga sundalo natin were not professional soldiers, but most of our soldiers were reservists, mga ordinary people, nag-training lang for 6 months. So mga farmers, mga estudyante, mga office workers. So it was really something that a non-professional army standing up against these veteran Japanese troops na galing China, naka-experience na ng combat kung saan-saan. It was something remarkable. Pero noong April 9, 1942, sa pamamagitan ng Voice of Freedom radio broadcast, ipinahayag ni 3rd Lieutenant Normando Ildefonso Reyes ang mensahe ni Captain Salvador Lopez na bumagsak na ang Bataan. Tayo, we stood our ground. We held out until April. All the others, March, bagsak na rin yung Indonesia, yung Netherlands, East Indies. Tayo yung pinakahuling sumuko. No? And we really held out much longer than anyone anticipated. Halos 80,000 sundalo ang sumuko at naging bahagi ng malupit na death march. Pinaglakad sila ng mahigit 100 kilometro mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Pagdating dito, isinakay at isiniksik sila sa mga maliliit na bagon papunta sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Tinatayang 20,000 ang namatay sa death march. Inaalala natin ang pagbagsak ng Bataan hindi para ipagdiwang ang ating pagkatalo. Binibigyan natin ng pagkilala ang katatagan, kagitingan at kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban para sa ating bansa noong World War II. We never celebrate the fall of Bataan. We commemorate the fall of Bataan. We remember the fall of Bataan kasi sa dami ng namatay doon sa Bataan, it was a tragedy that we hope would never be repeated. It was a light for the whole world to look at. And then nung bumagsak na siya, never ever let that be forgotten. The fact that it stayed that long was already a victory by itself. Bayaning maituturing ang mga Pilipinong lumaban sa mga Hapon mula 1941 hanggang paglaya natin noong 1945. Pero bukod sa kanila, kailangan din nating kilalanin ang mga kababaihan at kabataang nagpamalas ng kabayanihan sa sarili nilang paraan. Sino-sino ang mga unsung heroes noong World War II? Yung typical picture natin ng mga kababaihan are nasa bahay lang sila. But during World War II, they were either in the front line or nasa rear line sila. Nagluluto sila ng pagkain para sa mga gerilya. Inaayos nila yung mga damit ng mga gerilya. They were providing this very important rear line support for the guerrillas if they were not in front. Isa si Magdalena Leones sa mga nagpamalas ng kagitingan noong World War II. Isa siyang guro, 22 taong kulang. Noong bumagsak ang Bataan, nakulong siya ng 5 buwan. At habang nasa piitan, natutuhan niya ang wikang Hapon. Because if you knew that, you could open doors with the Japanese. Magiging mas trustworthy ka sa kanila. Then they will start telling you things and you can get inside. But very risky nga. Nagsilbi siyang espiya mula February 27, 1944 hanggang September 26, 1944. Nakapagpadala siya ng mga mahalagang impormasyon at mga gamot sa guerrilla movement. Nagagawa niya ito kahit sa mga lugar na kontrolado ng mga Hapon.
Nakapagpuslit din siya ng mga piyesa ng radyo na nakatulong para hindi maputol ang komunikasyon kay General Douglas MacArthur na noon ay nasa Australia. Sinasabing may kontribusyon ito sa matagumpay na pagbabalik ni MacArthur sa Leyte noong 1944. Sa kanyang husay bilang espiya, binansagan siyang The Lioness of Filipino Guerrilla Agents. At dahil sa ipinakita niyang katapangan, siya lang ang tanging babaeng Asyano na nakatanggap ng Silver Star Medal noong October 22, 1945. At maraming beses na nanganib yung buhay ni Magdalena Leones, pero talagang hindi talaga siya natinag. At talagang na-decorate siya sa kanyang kabayanihan ng mga Amerikano. Namatay siya noong 2016 sa Amerika. So we can see na talagang bahagi ng kasaysayan natin itong kababaihan sa Pilipinas. They have always been a very strong part of Philippine society. Hindi rin nagpahuli ang mga kabataan noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa rito ang Hunters ROTC o grupo ng mga Pilipino guerrilla na binubuo ng dating kadete ng Philippine Military Academy at estudyante sa kolehiyo. Nang isinara ang Philippine Military Academy noong World War II, kunimisyon ng mga 3rd year at 4th year na kadete para lumaban sa bataan. Pinauwi naman ang mga 1st year at 2nd year na kadete. Marami sa college students natin ay gustong sumali sa Philippine Army at sa USAFE. But at one point, as they were beginning to move towards Bataan, sabi ni Quezon, pauwiin nyo na yung mga ROTC students na yun. Kasi makasayang lang. If they go to Bataan, makamamatay na lang sila. So Quezon felt na yung mga youth of the land was very important, so dapat hindi iwawalda sa Bataan. So pinauwiin niya. January 1942 nang itinatag ang Hunters ROTC ng tatlong kadete mula sa PMA. Sina Miguel Ver, Eleuterio Adevoso at Gustavo Ingles. Kalaunan, binuksan nila ito sa mga mag-aaral sa kolehiyo mula sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. 17 hanggang 19 years old ang kadalasang edad ng kanilang mga miyembro. Nagsilbi silang grupo na lumalaban sa mga Hapon sa labas ng bataan. Sabi na we cannot just sit around when we know our seniors are fighting in Bataan. So doon na sila nag-organize ng Hunters ROTC group. Sabi na if we cannot fight in Bataan, we can provide distraction for the Japanese. So mag-ambush kami sa Bataan. Nakaw ng baril kung saan. We'll try to become a guerrilla group. Kalaunan, pumunta sila sa Rizal para doon magbase. At noong bumagsak ang Bataan, itinuloy nila ang pakikipaglaban sa mga Hapon. Isa sa sinasabing tagumpay nila ang pagpapalaya sa kapwa nila Hunters na nahuli at dinala sa Bilibid sa Muntinlupa. Grabe yung ginawa nila. Pinag-aralan nila yung Japanese sentries, timetable. Yung iba sa kanila ay nagbihis as Japanese sentries din. And talagang very well planned. No? Tapos pinatay nilang kuryente and very well orchestrated. So they were able to release a lot of their friends dun sa New Bilibid prison. Tumulong din sila para mapalaya ang mga nasa internment camp sa Los Baños, Laguna. In the beginning, when they were staging their first raids, nakala ng mga tao, ay mga ano lang to, mga totoy lang ito, mga masyadong bata ito. But after they began ambushing, may silbi pala sila, no? Malakas pala sila. By 1944, because of all the experience that they had fighting the Japanese, talagang very experienced na sila. No, they were really a force to reckon with. Kaya they were given the task by the Americans kasi the Americans knew na very reliable sila. They could be trusted. Isa sa pinakamalagim at pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pero naging daan din ito para mas makilala natin ang ating mga sarili at maipamalas sa buong mundo ang tunay nating kakayahan. It really heightened itong sense of patriotism, selflessness, heroism, kabayanihan. And I think really to look at that period and look at the role of Bataan and the role of the women and the youth in the Philippines during World War II, kailangan talagang makita natin. No? We have to become more aware of what happened then. Kasi nagsisilbi yan as the very strong example of what they did then, ano yung kaya natin gawin ngayon. Ako si JP Senyo para sa GMA News.